Annyeong guys, how are you feeling right now after watching the recent episode of Extraordinary Attorney Woo? Okay, so for this vlog, as usual, let's just talk about it. Magchikahan tayo. Okay, so spoiler alert, sumabog din ba ang puso nyo sa kissing scene ng ating whale couple? Ni attorney tapos ni Lee Junho. So maraming salamat direct kasi in the past two episodes talagang binibigyan mo kami ng mga kilig, ng mga extra super duper kilig na mga eksena nilang dalawa. Okay, and itong kissing scene nila, it's unconventional kasi hindi ito yung madalas nating makita sa K-drama, diba? Yet so sincere and so wholesome. It's the first kiss, I believe, ni attorney Woo. And binigyan siya ng tutorial ni... Nagulat ako doon, binigyan siya ng tutorial ni Lee Junho. And I'm not sure if it's the first kiss of Lee Junho. Marami na kayo siyang experience, charot. Pero I love na very gentle siya, diba? Very gentle siya kay attorney Woo. And aside from that kilig scenes, this K-drama, this episode in particular brought dinalan tayo ng maraming emosyon. Pinaramdam sa atin yung maraming emosyon. Yung galit, okay. Yung pagkamuhi, yung pagkainis, yung awa, and of course, yung saya, diba? Yung saya na lagi naman natin nakikita sa K-drama na ito. Kaya ito ang ating comfort K-drama currently, right? So, grabe, itong character ni Lee Junho ay talagang outlier, diba? Pagdating sa mga K-drama male leads. Kasi sobrang ganda ng character niya, ng personality niya, yung values niya, sobrang on point, sobrang perfect, sobrang ideal. Diba? Talagang ni-raise niya yung standard natin pagdating sa K-drama may leads. Actually, hindi lang K-drama may leads, kundi pagdating din sa mga tao in real life. Okay, sa mga potential nating partners in real life. Actually, yung mga ginagawa ni Lee Junho dito sa K-drama ay bare minimum lang naman, diba? And I believe these are the things that should be the norm, okay? These are the things that should be normal sa society natin, diba? Yung respect natin sa tao, yung pagpapakita natin ng respeto sa people with special needs, yung wala tayong prejudice, yung wala tayong stigma, di tayo nagpapakita ng discrimination sa mga taong with, sa mga persons with special needs. And yung pinapakita ni, I mean, hindi ni Lee Junho, hindi ni Junho Opa tinuturing si attorney Woo, na ibang tao eh, 'di ba? Like the way he protected, I mean the way he defended, 'di ba, his feelings, na yung nararamdaman niya kay attorney, hindi yun awa, 'di ba? Hindi yun awa. It's because talagang minahal lang niya, 'di ba? Sincere yung pagpamahal niya sa kanya. Hindi siya naawa because si attorney Woo ay may, you know, ay may autism, right? And I think tumataas talaga yung standard natin kay Lee Junho because sa status quo, 'di ba? Sa current society natin, yung present society natin ay maraming taong douchebag, 'di ba? Maraming taong hindi kaaya-aya yung character. Kaya tumataas yung standard natin kay Lee Junho. Grabe yung eksena na yun, talagang nakakagalit, no? Yung may kaibigan siya, tapos pala decision yarn, yung may kaibigan si Junho, tapos sinasabi niya na parang awa lang, di ba? Awa lang siguro yung nararamdaman mo, so sure ka na ba? Sis, pala decision yarn. So, grabe din yung inis ko talaga sa episode na ito. And of course, yung first ano din, yung first impression ng mga tao, yung knee-jerk reaction ng mga tao nung nakita na may kasama si Junho na babae. Akala nila si attorney ay from the volunteer work of Junho. So, dapat ba ganun agad yung magiging reaction natin, di ba? And this episode, particularly yung case dito, I think yung message lang naman dun. Yung message, although it's uncomfortable to watch, kasi yung episode, it dealt with a rape case. Okay, it's uncomfortable to watch kasi these things happen in real life. And, you know, yung abuse, yung pagsasamantala sa tao. These things happen in real life. And I hope they had, you know, trigger warning. Pero meron namang nakalagay sa taas, diba? Na parang rating, tapos ito yung mga sensitive elements, sensitive themes sa K-drama. But again, medyo uncomfortable yung case na to kasi
si attorney, yung hanbada, ay nasa side ng rapist, diba? And pero binalaan na rin naman ni manager si attorney Wu na magiging mahirap yung kaso kasi kailangan nilang i-discredit yung statement ng victim para maipanalo nila yung kaso. And it's something that happens in real life. Kahit totoo yung statement, diba? Kahit totoo yung pinagdaanan ng babae or kung sino man yung victim ng rapes. Warning pala, okay. Trigger warning kasi pinag-uusapan natin yung rape dito. So feel free to not watch or not continue this vlog. Ano. So kasi nangyayari yun eh, yung dinidiscredit yung tao, biniblame mo pa yung tao, bakit siya nare-rape. So very sensitive talaga yung mga ganitong kaso, diba? Pero sa episode na ito, hindi actually yun yung case kasi yung case talaga dito ay minamahal ng babae yung lalaki, okay? There's true love between the two of them. And I think nakulangan din ako sa motivation ng nanay kung bakit niya gustong sampahan ng kaso si kuya. Like yung pinakita lang dito parang ayaw ng nanay sa boys. May something na ganun eh, 'di ba? Parang ayaw lang ng nanay sa mga lalaki. So gusto kong mas malaman kung ano pang motivation ng nanay, but bakit ang lala ng galit niya sa lalaki? Aside from may history siya, 'di ba? Na parang nagpapalibre yung mga ganung bagay. Pero sobrang mabigat or malalim pinaghuhugutan ng nanay eh. So may experience din ba siya, naliloko siya ng lalaki or what? Alam mo yung mga ganung bagay. But again, I think this episode lang naman, yung point lang naman ng episode, yung message ay yung sinabi ni attorney Kang Junho na yung people with special needs, nadidiscredit sila. Kahit mahal, I mean, na-invalidate yung feelings nila. Like, kahit mahal nila yung tao, pero dahil sinasabi ng ibang tao na hindi totoong pagmamahal na yon, parang nawawala na yung pagmamahal, ba? Diba? Gets ba? Okay, I'm not sure if I'm articulating my thoughts well, pero kinuha kasi ni attorney Wu yung case na to, kahit nasa side siya ng rapist, okay. Dahil gusto niyang mapatunayan na people with special needs are capable of loving too. And people with special needs, okay, can be loved, diba? Are worth loving as well. Right? Kaya niya kinuha yung case na to kasi gusto niyang mapatunayan yun. Kasi sa society natin, diba, we think otherwise, diba? Especially in this episode, in this case, ito yung status quo, ito yung present society natin, diba? And inarticulate lang din yon ni attorney Wu dito. Although sinabi naman ni Junho na if you love a person, then you love that person, diba? At the end of the day, hindi mo need isipin yung sinasabi ng ibang tao, diba? Pero ang lungkot kasi yung verdict ay makukulong si kuya ng 2 years. Diba? Makukulong si kuya ng 2 years. So parang feeling ko na discouraged dun si attorney Wu. Kasi kahit na totoo yung pagmamahal ng dalawa, ng defendant tapos ni ate girl, ay nakulong pa rin siya. Diba? Nakulong pa rin siya. Parang na-invalidate yung pagmamahal nila sa isa't isa. So ayun, actually yung pinaka-memorable sa akin na eksena dito, yung most heart-fluttering sa akin talaga na eksena dito ay yung 57 na seconds na holding hands ni attorney Wu tapos ni Lee Junho. Grabe yun, sobrang awkward pero wholesome, innocent, and pure. Diba? And I think ito yung isa sa mga eksena na potential maging iconic scene na pwedeng i-reference ng ibang shows or ng future K-dramas. Like, ito yung eksena na kaya kong ma-replay ng paulit-ulit, okay, forever. And that holding hands, it took a lot of courage. Pinost ko na to sa Facebook page ko, The Koripo Traveler. It took a lot of courage for attorney to do that. Okay, plus the way Junho, you know, respected attorney's 52nd rule, it was extra nice. Although again, bare minimum naman dapat yung respect sa ibang tao
na hindi natin fino-force yung ibang tao sa gusto nating mangyari. Kasi hindi siya fino-force ni Junho, diba? Bare minimum lang naman yun. Pero again, because maraming douchebag sa mundo, nagiging standard na natin si Lee Junho. Diba? That character of Lee Junho is someone talaga na worth emulating, na dapat tularan ng maraming tao, hindi lang ng kalakihan, kundi maging kababaihan din. Like any gender, okay, dapat natin tularan si Lee Junho Opa. It would be a very nice world, a really nice world, kung lahat tayo ay may respeto, diba? Like Lee Junho, may respeto, may sincerity sa mga taong nakakasalamuhan natin. Okay, so yun lang guys. Thank you so much for watching this vlog. 10 minutes na. So if you have your thoughts, feel free to comment down below. Alright? Annyeong, saranghae. See you in my next vlog.